Okay, may mga dumadaan. Game na? Alright, so magandang umaga sa lahat ng mga Gleevers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc GG Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc or if you need a speaker for your webinar, just PM me sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid. And of course, if you want to join my team, IMG Rockstar, for your financial education and investment opportunity, yan, message ka lang. Alright? So, nandito pa rin tayo, of course, sa ating business center, yan, sa Rockstar Beauty Corporation, our beauty products reveal. Yan. So, malapit na. If you want to become the first batch of the resellers namin, ayan, message ka lang. Alright? So, pag-usapan natin, the most regretful thing sa buhay ng mga edad 40. Sino po dito age 40? Direct 40 ka na. Sa lahat ng mga 40, pataas. So, this vlog is for you. Or kahit 40, para hindi dumating sa'yo yung point na to. Alam mo yung pag 40 ka, minsan na yun yung mga, di ba sabi ko, reflective moment. Ito na yung mga time na nagre-reflect ka, tinitinan mo, ina-analyze mo yung buhay mo, nasa tamang daan ba ako, di ba? Nasa tamang, ano ba ako, area ba ako ng buhay o nasa tamang gusto ko bang gawin sa buhay ko? And sometimes, doon mo marirealize na, ay, bakit nga ba ganito? Di ba may mga regret moments tayo? And there is one thing na most regretful moment sa buhay natin na sana huwag mangyari, okay? So, ganito, simulan natin ha. Eto siya. Dok, ano ba yun? Eto po siya. I'm watching, meron po akong, as you know, meron akong Netflix time. So, hindi naman nawawala yan. May reading time, may Netflix time, may gym time. Lahat na yan sama-sama sa buhay ni Rockstar. Kailangan lahat ng aspeto ng buhay natin, meron tayong ganyan. Alright? Meron tayo. Okay. So, meron isang line doon. Meron akong isang pinapanood, Grey Anatomy. So, yan ang ating pinapanood. Kasi medyo mahaba ang ano, no? Maraming episode. Pero, nag-aalat ako ng mga 30 minutes a day. So, there was one situation. Episode na nakakats ng atensyon natin. Last night na nanood ako. Sabi ni Dr. Burke, okay, kay Easy. Si Easy po ay intern. So, para mabigyan ko lang kayo ng background. Ah, sabi ni Dr. Burke, ganito, nung kaharap niya si Easy, you know, sabi niya, eto, listen mga kaibigan, ha, eto yung pinaka-regretful moment sa buhay natin. Ah, sabi niya ganito, listen, you know, you have two good hands, but you're not using them because you want to quit. And that's the most regretful moment sa buhay natin. Yung meron kang dalawang good hands, but you're not using them. Yung meron kang good voice, good feet, good something that you can do, pero hindi mo siya ginagawa. And that's very regretful, right? So, ano ba ibig sabihin ng two good hands? Okay, two good hands. Kasi si Easy po, para bigyan ko lang kayo ng background. Si Easy, intern po siya, di ba? Surgeon. Si Dr. Burke, surgeon din po siya. Si Dr. Burke kasi, hindi siya makapag-opera na hindi na siya makahawak ng scissors or scalpel na tawag doon. Kasi nga po, he was shot, so nagkaroon ng depresya. And si Easy naman, walang depresya, but she wanted to quit. Misan ganun yung irony ng buhay, di ba? Yung iba, gustong-gustong gawin yung ginagawa mo kasi you are good at that. Pero ikaw naman, gustong-gusto mong mag-quit. Di ba may ganun? Pero di yan ang pag-usapan natin. Ang ibig sabihin po ng two good hands, yung sinabi ni Sir Burke, eto po yung what you are good at. Eto yung talent mo. Eto yung gift mo. At 40, baka hindi mo pa nare-recognize yan, kapatid. Hindi mo pa alam what you're good at. Ano yung kayang-kaya mong gawin? Yung nasa best ka, best position, best platform when you are doing that. So, tanong ko sa iyo kapatid, na-identify mo na ba yan? Alright? Okay? So, eto po siya. Bakit kailangan mo siyang, what is the important of that? Ano yung importance ng using your good hands? You're using your good hands para dapat gawin mo yan, yung good hands mo, that means your talent, gamitin mo yan. Marami na akong diniscuss about that, di ba? So, for your one, of course, that is for the mission, di ba? For the mission. Alam nyo yung Grey's Anatomy, ang ganda ng ano nila, ng character na pinapakita nila. Ewan ko direct kung napapanood mo yun. Ang ganda ng character, di ba? That is to help people. Nakita nyo, di ba? Kahit na ngayon masungit na ano yung doctor in charge sa intern, after pa rin siya sa good nung intern niya. Di ba? So, when you are you supposed to use your good hands sa mission. And second, you have to use your good hands to earn money and to use that money for other people. So, yun po yung importance for mission, to show also God's love. Para ikaw ang instrument ni Lord. Kasi si Lord, hindi naman siya bababa to operate, di ba? Ikaw extension niya. Nakita ko yung scene sa Grey's Anatomy. Ang dami nagpipray para gumaling yung cancer, para gumaling yung ano. Sinong ginagamit ni Lord? Doctors.
Diba? What if lahat sila nag-quit? What will happen? So imagine mo, you have your good hands, you have a good voice, you're good in this thing, and you're not using that. E di nakat yung blessing ni Lord. Imagine mo, meron dapat na gumaling na maging artista kasi magaling kang director, pero hindi mo ginagawa. Ano nangyari? Nakat ang blessing. Kinakat mo yung daluyan. Di ba sabi nga ni Pastor, sabi ni Pastor kahapon, meron umaten ako nung panggabi naming na service. Sabi niya, tayo lahat, hindi tayo reservoir ng money, ng kung ano-ano man dumarating sa atin. Channel tayo. You are a channel of blessing. Hindi lang financially, hindi lang sa finances. Channel ka rin ng blessing para sa talent. May mga gustong tulungan ng Panginoon para matuto. Ikaw magtuturo. Meron mga gustong tulungan ng Panginoon para magkaroon ng skill. Ikaw magti-train. Paano tinamad ka? Ayaw mo na. You quit kasi nahirapan ka. Anong mangyayari doon sa group of people na nagpipray? Diba? Yun po ang effect nun, kapatid. Okay? So ngayon alamin mo, ano ba talaga yung pinapagawa sa akin ni Lord? Marunong akong mag-organize, but I'm not organizing. Baka nagdi-destroy ka pa. Diba? Marunong kang mag-design, pero di ka nagdi-design. Nagki-criticize ka pa na nagdi-design. Sometimes, very regretful yung moment na yun. Yung dapat ikaw yung gumagawa, hindi mo na nga ginagawa, kini-criticize mo pa. Di ba regretful yun, kapatid? Para siyang double kill bang tawag doon? Patay na, pinatay mo pa eh, di ba? Hindi mo na nga ginawa, nag-ano ka pa? Ikaw nga dapat nakakit dun eh, di ba? Ikaw nga dapat yung nagsusulat dun, di ka nagsulat eh. Tapos may ibang sumusubok, kinikriticize mo ba? Di ba? Nakakalungkot, okay? So, or maybe ganito, or maybe you are using them, you used them before, but you quit. Dok, dati eh, pero nag-quit ako. Why don't you go back? Di ba? Hindi ka ba inahabol ng talent mo? Hindi ka ba inahabol niyan sa gabi? Nakatulog ka ba? Ba't alam mo kaya mong gawin niyan? Kaya mong mag-paint? Di ka nagpipaint? Hindi ka ba inahabol niyan sa gabi? Alam niyo, marami nagtatanong sa akin. Sabi nila, hindi ka ba nagsasawa? Everyday nagbablog ka? Ba't ako magsasawa? Binigay ni Lord sa akin to eh. Kahit saan mo ako dalhin, magbablog ako. I will not quit. Unless mawalan ako ng boses. There was a moment na nawalan ako ng boses talaga. Umiyak ako sa Panginoon. Hindi ako makapag-vlog ng 10 minutes ng straight, ha? Sabi ko, Lord, ayoko po. Ibalik mo yung boses ko. Hindi ko po siya gagamitin sa iba. Kaya alam niyo kung gaano ko inaalagaan ang boses ko, mga kapatid. Hindi ako nagmamalamig na tubig. Napakadalang. Yung malamig na malamig talaga yung galing ka somewhere, tapos yung bubukas mo yung ref, may malamig na tubig. I'm not trying that. Ayoko masiyahan ako ng masiyahan, tapos mahirapan naman yung hindi ko ma-execute yung gusto niyong ipagawa sa akin ni Lord. It's discipline. It's discipline po. Okay? So, yeah, magano, thank you, kapatid. Magpuso na tayo. Huwag na natin ikat. Inaayos pa po kasi namin yung kalamigan dito sa business center natin. Yan. Okay, thank you, sir. Okay, so you go back. Kung nag-quit ka, balik ka, kapatid. Bumalik ka. Hindi ka makakalengga, hindi ka bumabalik diyan kasi yan ang design ni Lord sa iyo, okay? Or second, or maybe you did not quit, pero iniba mo yung purpose. Hindi na para makatulong, hindi na para kumita ng pera para tumulong sa iba, kundi kumita ng pera para mag-ipon ng mag-ipon. Hindi, kapatid, that's not the design of life. Maraming nag-advise sa akin, sabi nila, Dok, siguro ang dami-dami mong pera. Wala pa akong pera. What I'm building, sabi ko nga doon sa isa, I'm building source, tapos distribute. Ang sinasabi ko po sa atin, huwag mong ibahin ang purpose. You have your two good hands, gawin mo yan doon sa tama. Baka hindi ka nag-quit, pero iniba mo yung purpose. Alright? Go back to that purpose. Bakit binigyan ka ni Lord ng ganyan? Di ba? Ba't binigyan ka ng Panginoon ng malaking katawan? Di ba? Naalala niyo si Samson? Ba't binigyan siya ng malaking katawan? With that purpose, anong ginawa ni Samson? Ginawa niya o ginamit niya sa ibang purpose. Anong nangyari? Nakaliba si Samson? Hindi, di ba? Nagkaroon ba siya ng peace of mind? Hindi, wala. Kaya ikaw, kapatid, kung ginagawa mo man yan, tapos iba na yung objective mo, magpasikat, ganito, magkamkam na marami sa lapi, hindi ka rin makakali. I'm telling you, that will be one of your most regretful moments in your life. Right? Okay, so, ganito. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin, Doc? Okay, ganito po.
Pag na-identify mo na po yung good hands mo, make sure you're on top of it. Ibig sabihin po ganito sa ating lahat, ikaw yung nagdidirect ng talent mo. Kasi minsan may talent nga tayo, ginagawa natin, good naman purpose natin, but you are being directed by other people. Ikaw mag-direct ng talent mo kung saan mo siya gustong dalhin, kung saan tulong mo gustong gawin, kung saan tao mo siya gustong i-deliver. Kaya, good ka nga sa speaking, pero saan ka? Nasaan ka? Saan ka nag-speak? Nagpapagamit ka sa iba? Sa ibang objective nila? That's also wrong, kapatid. Madaming area na dapat nating aralin, okay? So, simply pa lang dinidiscuss natin sa atin, okay? Be on top of your two good hands. Ibig sabihin, be on top of your talent. Ikaw mag-manage ng talent mo. Ikaw mismo manager ng talent mo. Di ba may mga talent manager? Ano nangyayari? Ayaw nila pero ginagawa nila kasi it was dictated by their talent manager. Alright? So, alam nyo ngayon, meron ako mga naisip na gustong gawin. Pero sabi ko, Lord, kung anong gusto ko lang, yun lang. O may mga offer, kung ano lang gusto ko, yun gagawin ko. Okay? So, sa ating pong lahat, mga kapatid, huwag mong hayaan na dumating ka, na mag-regret ka. Okay? Na, ang tawag dito, magsisi po tayo. Kung ikaw empleyado, Dok, wala akong platform to execute. Eh, mas madali lang yan. Create another life. Diba? Meron kang 5 to 8. Yung 5 to 8 na yon, direct your two good hands. Diba? Doon ka gumamit ng ano mo, ng skill mo. 5 to 8. Saturday sa'yo yan. Direct it. Kung ikaw OFW, meron pa ibang platform ba? 24 hours ka ba nagtatrabaho? Hindi naman, diba? I'm sure you have 2 hours a day. 1 hour a day. That's your time to execute. That's your time to do yung talent mo, yung skill mo. Okay? So mga ate sa atin lahat, believers, kung ikaw ay 40, wala pang 40, huwag mo hintayin na dumating sa buhay mo na magsisi ka. That you have your two good hands, but you did not use them. Okay? Maraming salamat. And please, share this video sa lahat ng makibigan natin. Kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go. Pawis ko.